Magandang araw mga kababayan at welcome sa ating YouTube channel. Ito si Neon Mask ng United Talino Warriors. At kung bago ka sa channel na ito ay pindutin mo na ang subscribe button at bell notification button para lagi kang updated sa ating mga reviews sa mga companies at reactions sa mga nangyayari sa ating paligid. Special ang edisyon na ito ng ating vlog dahil ating ibobroadcast at i-announce ang isang magandang balita mula sa CEO ng Elite Alliance Veritrade na si Ains Angelo Valencia na ang kanilang kumpanya ay di umano natanggap na at nai-release na ang kanilang secondary license mula sa SEC. Kaya panoorin natin ito. Hey traders, this is your CEO Ains Angelo Valencia and I bring a good news to all of you. Now people have been asking about this for a very long time now and finally I have it in my hand. I just got out from a meeting with our representative and Securities and Exchange Commission and I'm proud and excited to announce that we already have our secondary license. As you can see here, it's from Securities and Exchange Commission. It says here our company name, okay? And this was issued 31st day of August 2021. And this was signed yesterday, okay? Now, I'm so sorry for the delay and I hope you guys are happy. Always remember that I do my best to take care of all of you guys and I hope you are having a good day and always remember to stay safe. So, una sa lahat ay nais kong humingi ng paumanhin at patawad sa mga miyembro ng EAD dahil nagsisinungaling ang inyong CEO. Bakit? Ang kanyang ipinakitang dokumento ay amended articles of incorporation at hindi SEC secondary license. So, nandyan, kumuha ako ng screen capture ng mula dun sa video ni CEO at nakakuha rin ako ng mas clear copy ng dokumento na kanya ipinakita doon sa kanyang video. So, basahin natin. Sabi dyan, Certificate of Filing of Amended Articles of Incorporation. Know all persons by this presents. This is to certify that the Amended Articles of Incorporation of the Elite AV Holdings Incorporated amending Article 2, secondary purpose thereof, copy annex adopted on August 13, 2021 by a majority vote of the Board of Directors and by the vote of the stockholders owning or representing at least two-thirds of the outstanding capital stock and certified under oath by the Secretary and a majority of the Board of Directors of the corporation was approved by the Commission on this date pursuant to the provisions of Section 15 of the Revised Corporation Code of the Philippines, Republic Act Number 11232, which took effect on February 21, 2019, and copies thereof are filed with the commission. At ito mga kababayan, yung mas mahalagang bahagi ng nilalaman na certificate na ipinakita ni CEO ng EAV Trade. So basahin ulit natin. Sabi dyan, unless this corporation obtains or already has obtained the appropriate secondary license from the commission, this certificate does not authorize it to undertake business activities requiring a secondary license from the commission.
such as but not limited to B, to acting as broker or dealer in securities, government securities eligible dealer or GSED, investment advisor of an investment company, close-end or open-end investment company, investment house, transfer agent commodity or financial futures exchange or broker or merchant, financing or lending company, and time shares or club shares or membership certificates, issuers or selling agents thereof, nor to operate flat money to virtual currency exchange. Neither does this certificate constitute as permit to undertake activities for which other government agencies require a license or permit. Ibig sabihin, ang ipinakitang dokumento ng CEO ng EEV Trade na sinasabi niyang secondary license mula sa SEC ay isang papel lamang na nagpapatunay na meron silang binago dun sa organisasyon at hindi ito yung mismong SEC secondary license na hinihingi ng batas upang payagan ang EAV na mag-solicit ng pera at tumanggap ng investment money mula sa publiko. Mga kababayan ko, lalong-lalo na sa mga miyembro ng EAV, niloloko kayo ng inyong CEO. Marahil ginagawa nilang ito upang kayo patuloy na mag-invite at mag-recruit at magpasok ng pera sa isang investment scam. So again, ipapakita ko sa inyo para sa kabatiran ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga miyembro na nagtiwala dito sa kumpanyang ito pero sa bandang huli ay pinagsinungalingan pa ng kanilang CEO na si Ains Angelo Valencia ang tunay na itsura ng isang secondary license mula sa isang legit na kumpanya. So nandiyan, ipopost ko yung secondary license ng San Miguel Corporation. So pagmasdan yung mabuti mga kababayan at ikumpara ninyo doon sa itsura ng dokumento na ipinakita ng inyong CEO. So sa puntong ito mga kababayan, kayo na ang humusga. Dapat pa bang pagkatiwalaan ang inyong CEO na harap-harapan na niloloko ang kanyang mga miyembro at marahil isa rin itong grounds ng isang tuluyang hindi pagpapahintulot at hindi pag-approve ng SEC sa secondary license ng SEC ng EAV. At kung matatandaan din ninyo mga kababayan, ayon na nga doon sa advisory na inilabas ng SEC dahil sa business model na ginagamit ng EAV na Ponzi scheme ay hindi sila magbibigay ng secondary license sa kumpanyang ito at sa kahit sino pang representative na may kinalaman sa kumpanya na ito. Muli po, ako ay nagpapaalala sa ating mga kababayan na maging mapanuri sa mga investment companies na nais nating salihan, maging mapagtanong, lalo-lalo na sa mga ahensya ng gobyerno para hindi tayo nabibiktima ng ganitong uri ng mga investment scam. So try to imagine yung CEO ng isang kumpanya na siya sanang namumuno upang mag-build ng trust sa kanyang mga members and potential members, siya pa yung gumagawa ng kasinungalingan upang pagtakpan yung katotohanan na siya ay nagpapatakbo ng isang investment scam. So, as of this moment, na kayo na mismo ang manghusga, kayo na mismo mga miyembro ang makakakita kung dapat bang pagtiwalaan yung ganitong uri ng tao na harap-harapan kayong niloloko at binabastos din ang batas ng ating bansa.
So, dito ko na tatapusin yung ating maiksing reaction video hinggil nga doon sa lumabas na video ng CEO ng EAV Trade na pinagmamalaki at pinagmamayabang niya na meron na silang secondary license. Noon pala, isa lamang itong dokumento na nagpapatunay na meron silang binago doon sa kanilang organisasyon o sa kanilang korporasyon. At gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga kasama natin, sa mga supporters na nag-feed ng information sa atin, at lalong-lalo na sa mga subscribers at sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa ating mga videos. Muli po, maraming salamat, lalong-lalo na sa ating mga kasama sa United Talino Warriors. At nandyan, ipopost ko yung kanilang mga YouTube videos or YouTube channel. So, supportahan nyo rin sila tulad ng pagsuporta nyo sa inyong abang lingkod. Ito po si Neon Mask ng United Talino Warriors. Nagpapasalamat.